pag naka-drive or naka-reverse, sobrang lakas ng vibrate ng makina. Pero pag naka-park or neutral, eh minimal lang naman ang vibration ng makina. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun ano, meron na namang problema na nai-comment sa atin. At yun nga, nagiging issue niya, pag nasa park or neutral, eh minimal lang naman yung vibration. Pero pag nilagay niya na sa reverse or drive, eh sobrang lakas ng vibration ng kanyang sasakyan o ng kanyang makina. Ano daw ba yung posibleng problema sa kanyang sasakyan? Well, isa sa pinaka-common issue, if may experience niyo itong scenario na to, there's a possibility na yung iyong support, especially yung iyong transmission support, ay sira na. Pwedeng punit na yung kanyang rubber, malambot na yung kanyang rubber, o talagang sira na, damage na yung kanyang rubber. So, anong recommendation ko dito? If ever, mga paps, no, kailangan nyo na siyang palitan. Now, pa magpapalit kayo ng support, I highly recommend isang set dapat. Okay, kung may tatlong support yan, dapat tatlo yung papalitan mo. Kasi magkakapatid lang yan, mga paps, no. Kumbaga, yung center, yung engine support, tsaka yung transmission support. Kumbaga, magkakaedad yan. At pag nasira yung isa dyan, mas ideal na palitan sila lahat. Kasi ganito yan, mga paps, no. Kung halimbawa, scenario, ang alam mong sira lang talaga is yung transmission support. Now, there's a tendency na itong center tsaka itong engine support, eh possible siguro mga 30% na lang yung life talaga niya na okay pa siya. So ang mangyayari dyan, pag sakaling nag-vibrate si engine support or si center support, idadamay niya ulit si transmission support. So anong ending? Sisirain si transmission support. So ang mangyayari dyan, magpapalit ka na naman, no? So kaya panagpapalit talaga nito, eh dapat sabay-sabay. And yon, kung automatic ang sasakyan o automatic na may sasakyan niya, I highly recommend, mga paps, sa original ang bibilhin ninyong support. Kasi most of the time, pag galimba pinarepair nyo lang o bumili kayo ng replacement, hindi nila makuha yung tamang tigas o lambot ng support. So ang ending, pag nagpalit ka ng replacement niyan or nagpa-rebushing ka, pwedeng maging ma-vibrate din yung sasakyan mo na o maingay dahil nga hindi tama yung calibration nung lambot o tigas nung goma. Kaya yun, pag magpapalit kayo niyan, eh dapat isang set as much as possible original. Now, kung medyo tipid mode, sige, tipid mode tayo. Like for example, ako, meron akong Mirage. Ang ginagawa ko dyan, ang binibili kong original is yung transmission support tsaka yung engine support. Kasi yung price ng original tsaka replacement halos dikit lang. Now, ang binibili ko lang na replacement is yung engine support kasi ang layo ng difference. Sabihin na natin 1.5 lang yung engine support na replacement, pero yung original niya nasa 8,000, 5 to 8,000. So napakalayo. And oo, medyo may konting difference pa rin do sa performance, pero pwede na. Okay? So yun lang naman yung masasuggest ko sa inyo, no. Pag automatic ang sasakyan, I highly recommend original ang ipapalit ninyong support para mabalik yung dating vibration o yung dating takbo ng inyong sasakyan. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press the subscribe button sa baba. Facebook, click ko lang yung follow sa taas. At TikTok, click ko lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panonood. Keep safe, mga paps.